Marchando, patinando. Bastante. Magaling, magaling. Nasisihan ako. Hindi ka labisan na tawagin ka sang mestro. Mabilis sa pakatuto ni Ignacio. Ang katotohanan, madaling matuto si Senyorita Ignacio. Bueno, pabayaan natin makapagpahinga si Mestro Garbio. Maga pa naman, Papa. Pero iyo, marami pa namang araw. Tayo na. Buenas noches, Don Roque. Señorito Ignacio.
Paano mo nakapasok ka sa akin si Lid? Sa bintana ako ako dumaan. Ano kailangan mo? Maestro Carpio? Kayo ba si Maestro Carpio? Bakit mo tinatanong? Kasi po, kung kayo po si Maestro Carpio, may sulat po ako para sa inyo. Nasaan? Estimado amigo Carpio, el portador de esta carta es mi único hijo, Hernández Zúñiga. Pagtanggap po ng sulat nito, marahil na ako'y patay na. Si Hernán ang magpapaliwanag sa iyo ang kahulugan ng aking mga katagat. Paano ko matitiyak na ikaw ang anak ng ginagalang ko si Don Alfredo? Hindi ko ako nagubuto. Hindi kita maring turuan dito. Maralagay ako sa gipit ng kalagayan. Eh, kasunduan kami ni Don Roque na wala akong ibang tuturuan kundi ang kanyang anak. Pero gagawa ko ng paraan. Alang-alang sa'yo pa. Salamat po, Maestro Carpio. Nagpatuyo ko ng damit. Pag tila na ulan, dalawa tayo. Torquato, hindi ka pa rin nagbabago. Uy, Karyan! Ito ang pinakamatali kong kaibigan, si Carpio, pinakamagaling, Eskimado! Uy, ikaw, ang ginagawa mo yan? Sige, umuwi, mag-inom na tayo! Tayo, mag-inom na tayo! Saka na muna yung pag-inom.
Anong masamang hangin ang nagpatpat sa iyo sa lugar nito? Kilala kita, Torquato. Kung saan naroroon ang alam, naroroon si Torquato. Pero ba't ka na pa rito? Eh, sino ito? Siya ang anak ng matalik nating kaibigan si Don Alfredo. Don Alfredo? Eh, anong ginagawa niya? Anong kailangan niya? Asahin mo ito. Nueve, diez, preparen, disparen. ¡Simón! ¡Simón! ¡Torquato! ¡Campeón! ¡Campeón! Kumusta, Simon? Sino yung nakatunggali mo yun? Wala. Isang pangalas na hindi dapat pag-usapan. Ay, guma! Buhay ka pa pala! Hanggang ngayon, kuba ka pa rin! Bakit ba kayo na pa rito? Dahil dito. Dito? Siya si Hernan. Ang anak ng kaibigan nating si Don Alfredo de Zuniga. Derecho. Atrás. 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 Derecho, dos, dos, pa, derecho, adelante, adelante, marchando, patinando. Ang labi ng tatanda na ito. Ang bigat ng punyal ay lagi mong ipapantay sa lakas ng hagis. Katulad nito, ang punyal ay iikot ng dalawa. Adelante, 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 marchando, patinando. Guardia. Pa! Pa! Diretso! Pwesto. Buka! Buka! Doon ang tingin.
Kuche! Bastante, Senyorito Ignacio. Magpahinga ka na. Hindi pa ako pagod, Master Carpio. Gusto pa magpatuloy tayo. Walang bagay na nagawa sa loob lamang ng isang araw, Senyorito Ignacio. Ang hinahon, yan ang isang bagay na hindi maring ihiwalay sa larangan ng eskrima. Ignacio, makinig ka sa iyong maestro. Kung gano'n ko katsaga sa iyong pag-aaral, gano'n yung kabilis sa iyong pagkatuto. Ano sa palagay mo, Maestro Carpio? Gusto ko malaman ang iyong opinyon. Huhusay ba si Ignacio sa larangan ni Eskrima? Señor Roque, walang alinlang ang sasabihin ko sa inyo na si Ignacio ay magiging magaling na eskrimador. Magaling lang? Lang? Ano ba ang inaangad mo? Ang maging pinakamahusay, Papa. Pinakamagaling. At ngayon pa lamang, sasabihin ko sa inyo, Maestro, na balang araw, tatalunin ko kayo. Sino nga mga pagsasabi? Marahil, kung matanda na ako. Eh, maiba tayo na usapan, Maestro. Nitong mga huling araw napapansin ko na madalas ay wala ka dito sa bahay. Saan ka nagpupunta? Katulad kanina, kami ni Ignacio ay nauna pa sa'yo. Ipagpatawad niyo, Señor Roque. Hindi na po mauulit. Pinalalahan na lamang kita na tayo'y may usapan na wala kang ibang tuturoan kundi ang aking anak, na wala kang ibang gagawin kundi ang bagay na yan. Opo. Senyorito Ignacio, ipagpatuloy natin ang ensayo. Dinadaanan mo? Eh, nadulas ako eh. Nadulas? Sabihin mo, tanga ka! Hindi ako tanga, nadulas lang ako. Diba, sumasagot ka pa? Ano ba pinagmamalaki mo? Eh, wala naman akong pinagmamalaki ah. Baka naman pinagmamalaki mo yung espada mong patpat. Hindi. Teka. Bakit kayo? Sandali lang, Papa. Tuturuan ko lang ito ng leksyon. Sige, bunutin mo yung espada mong patpat. Hindi. Sige na, pakita mo na sa akin nalaman mo. Eh, wala naman akong nalalaman eh. Maaari ba yun na may espada ka? Ayaw mo bunutin. Ayaw mo. Ha? 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 Aba, lalaban ha? 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 Yan ang gusto ko. Umalaban. En guardia. Pinahanga mo ko. Mayroon ka rin palang nilalangan. Hindi naman gaano. Pero tatanda mo, hindi ko pa pinagbubuti. Matagal ka kaya? Wait nga. Mag-aral ka mabuti. Kapalitan mo na espada mong patpat. Baka magkita tayo ulit. Hindi na kita pagbibigyan. Tama na iyo! Mahuli tayo sa ating pupuntahan. Opo, Papa! Tanda mo yung sinabi ko. Mag-aral ka mabuti.
kawawang emo. Napakalaki sulirani ng kanyang hinaharap. Paglaki niya, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman. Ang nangyari sa kanyang ama at kapatid, nagtanong-tanong na rin ako. Subalit, ang lahat ng masundang kong balita ay parang patungo sa isang walang lagusang pader. Kahit manawari pagdating ng araw, makita niyan lagusan na sa ngayon ay nalilihim sa atin. Iba? Wala na, Ignacio. Tinalo mo na silang lahat. Hindi ba ako pinakamahusay mong tinuruan, Maestro? Ano, Maestro? Mayroon pa bang iba? Ah, wala. Wala, Ignacio. Ignacio, Don Roque, ibig sana kitang makausap. Tungkol saan? Pwede ba? Tayong dalawa lamang. Dito mo na sabihin, bakit pa tayo pupunta sa ibang lugar? Nagtapatsaka si Asuncion na kayong dalawa ay nagkaroon ng kaugnayan. Ngayon? Dapat lamang na panagutan mo ang nangyari. Pakasalan mo siya. Eduardo, ano ko ba naman? Alam mo namang wala pa akong balak lumagay sa timing. Si Asuncion ay nagdadalang tao. Ikinalulungkot ko kung ako may nagkaroon ng kasalanan. Higit na malaki ang kasalanan ni Asuncion. Pumayag siya.
hindi ko siya dinaan sa dahas. At ang isa pa, dapat niyang ikarangalang nangyari. Sapagkat, nasalinan siya ng similya ng mga debega. Bawiin mo ang sinabi mo, Ignacio. At bakit ko babawiin? Totoo lamang ang sinabi ko. Karangalan ng angka ninyo ang nangyari. At huwag mong asahan na pakakasalan ko ang isang haliparot. Katulad ng kapatid mo. Alam mo kung ano ibig sabihin nito. Hinahamong kita sa isang marangalan di sa piyo. Kung ganon, bukas ng umaga, sa program pagtutukos. Wow! Hola, amigo, amiga! Ito na naman po, sino ang inyong matatas? Walang halong pandarayang tindero! Sino? Si Don Juan Tenorio. Ano ang mabibili ninyo rito? Mga iha, mga ining. Itong magagandang mabibili ninyo. Alin? Ayan ang mga magagandang maskara de bordado. Nakikita ninyo galing pa sa Madrid. Sabihin ninyo sa inyong mga nanay, sa inyong mga tatay. Ito ang magagandang bola, magagandang manika. Ayan, sumderong galing sa Inglaterra. Ito, tignan ninyo. Iba't ibang uri ng sambalilo. Sambalilo para kay Totoy. Meron naman tayong sambalilo para kay Tatay. Para kay Loloy meron din. At kung gusto ninyong maging magikero, ito ang sambalilo niyang magikero. Nakita ba ninyo iba ang forma, mataas, itim. Kapag isinot ninyo to kahit sa sino, matututo kayong lapit pa ng konti. Ayan, hipuin ninyo. Pagmasdan ninyo ang iba't ibang kulay na magagandang dekolor na maskara na bagay sa inyo. Sabihin ninyo kay Lanang, kay Tatang, tignan ninyo ang aking maskara. Ang ganda-ganda, ang ilong, mahaba ang ilong. Iyan ang maskara ni Don Juan Tenorio, ang ilong na matango. Kaya, sige, sabihin ninyo, Ginoo, ano po ang may paglilingkod ng tapat at parehas na tindahan ni Don Juan Tenorio? Gusto ba ninyo ng magagandang maskara ni Rey? Eto, ayan, magagandang sambalilong bagay sa inyo o baston? Ano ang may paglilingkod, Ginoo? Gusto ko lang malaman, gusto ko makikita si Mang Tasio. Mang Tasio, Tasio. Anastasio! Areglado, Ginoo. Nakikita ba ninyo yun? Yung tindahan na yun? Yun ang tindahan ni Suanga. Sa kabila lamang noong, Ginoo. Areglado, puntahan mo na. Salamat, sir. Pero iho, magbalik ka kapag ka gusto mong magbigay ng regalo. Mga murang halaga lamang. Adios, iho. Hala sa banderito, lapit po kayo. Yung mga nariyan, mga senyora, senyorita. Narito po ang panregalo para sa inyong mga inaana, para sa inyong mga senyorito, para sa inyong mga senyorita. Hala, lapit po kayo. Ikaw, inang. Ano, gusto, pili na, kuha na. Kung ano ang gusto, sabihin kay inang. Sabihin sa inyong nanay. Heto, gusto ninyo ang ganitong klase ng maskara? Ayan, nakikita ba ninyo rin? Ayan o, ang ganda. Bagay sa iyo, iho. Ayan, tingnan ninyo. Magiging katulad ko kayo. Guapito! Kaya sabihin ninyo kay nanay, kay tatay, ang magandang maskara nito para sa iyo. Ano ba ang pwesto ni Mang Tasio? Andiyan ba siya? Natili kayo, nanay. Gusto mong nakawan? At dito, sa pamilya ng mga magnanakaw? Bitiw! Bitiw! Bitiw!
matutukol ka rin, matutukol ka! Meron kang pinagmamalaki, ha? Papayan nyo! Bago kayo rito at hindi nyo ako nakikilala, walang maaaring gumawa dito ng anumang bagay nang wala akong kaalaman. Hindi ko kasama ang babaeng yun. Nagpunta ako rito para kausapin. Huwag ka na magkunuli! Ito ang tandaan mo. Kapag ginawa mo muli ang mga bagay na yan, tinitiyak ko sa'yo. Hindi lamang yan ang patatamahan ko. Umalis na ang mga bugo! Ang mga tao walang ginawa kundi ang mga gulo din sa atin! Mga basagulero! O, ano pa yung tanin nyo? Pa, balik na rin sa inyong mga paninda at baka tayo mawalan pa! Ako si Mantasio. Hinahanap mo raw ako. Tungkol saan? Tungkol sa akin, kapatid. Carmen de Zúñiga. Isa ako sa kumuha sa kanya upang ilipat sa ibang lugar. Hindi ko alam na ang ginawa pala namin isang pagdukot. Isang taon na nakararaan na malaman kong katotohanan. Mula noon, hindi na ako natahimik. Kaya nilisan ko ang lugar na yon. Walang sandali sa buhay ko na hindi sumaling sa aking alaala ang nagawa kong pagkakasala. Walang sandali sa buhay ko na hindi ako inuusig ng sarili kong budhi. Napakaliit pa ang kapatid mo noon. Sariwa pa sa akin ang kanyang anyo. Ang balat sa kaliwang pisngi na hugis dahon. Ang ibig kong malaman ay kung buhay pa ang ama ko at kapatid, at kung sino may kagagawa ng kanilang pagkawala. Wala sa kasamahan ko nakakaalam niyan. At ang kalalabasan namin binabalak ay walang katiyakan. May kakausapin ako isang kaibigan. Siya ay kasamahan ko nung araw. Bigyan mo ako ng 2 o 3 araw. Baka sakaling magkaroon ng magandang kabatiran ng hinggil sa gusto mong malaman. Maraming salamat, Mang Tasio. Napakaliit ng aking gagawin para mapawi ang aking pagkakasala. Isang bagay pa. Nung paparito ako, may nakita akong 3 taong nakabigti sa mga punong kahoy. Sino kaya... Yung bang mga taong sinasabi mo eh, may tama ng punglo sa dibdib? Oo. Walang ibang gagawa niyan kundi ang pinakapusakal na mandarambong at mamamatay tao, si Quintero. Bago ko tapusin ang ating labanan, hayaan mo katoto, kita'y aking tulaan. Lumaban ka, kaibigan, huwag tumayong parang tiniban. Damputin ang ispada at huwag pabayaan. Pagkat ako na may
handang magbigay. Mahapdi, ngunit mababaw, dising lalim ng balon. Tandaan mo, kaibigan, mga kalmot ko'y di ko pa binabaon. Hayaan mo ngang tula ko'y magwakas, pagkat ikaw ay wala ng bukas. Saan ko tutusukin ang aking kalaban? Sa iyong puso na suklam-suklam? O sa iyong tiyan na puro ng ulam? Nora buena, Señor de la Vega. Alam mo ng tubig, baka tayo magkasakit. Tiisin na natin kasi naman hindi tayo makapaligo. Bilisan natin, hindi ko na matiis ang lamig. Hindi ba kayo nasasarapan sa tubig? Ang sarap-sarap maligo eh. Amanda! Anong tinitignan mo? Ngayon ka lang ba nakita ng naliligo? Naparito ako para kunin ko yung kumot na nakabalumbon. Anong kumot na nakabalumbon? Yung kinuha mo, yung nagkaroon ng kaguluhan sa palengke. Tatampot mo yata hindi sinasadya. May malagang bagay ako nilagay sa loob. Dinampot ko? Ano ko? Mandarambong? Malikot ang kamay? Hindi ganyan sinabi ko. Ang sabi ko lang, natampot mo yata hindi sinasadya. Ah, hindi sinasadya. Ulyayan na pala ako. Nakakagawa ako ng bagay na hindi ko alam. Oh, hindi rin ganyan ibig ko sabihin. Magsalita ka ng wasta nang maintindihan ko. Maliwanag naman yung sinabi ko. Isoli mo lang sa akin yung kumot. Kakaalis na ako. Maulit ka, no? Wala akong alam sa kumot. Maris ka na. Ah, hindi ako alis hanggat hindi ko dala yung kumot. Ako ba tinatakot mo? Bakit kita tatakot? Ang yaba mo eh! Dahil ba nakasakit ka sa kabayang mataas ang kinalalagyan mo? Pero nung munti ka na nagpuin sa palengke, wala kang nagawa. Bumaba ka dyan! At kahit baba ako, ganun din ang gagawin ko sa'yo. Bumaba ka! Ba nagkaganyan ang usapan? Nag-uusapan lang natin kumot. Saka yung nangyari sa palengke, tinulak mo ko kaya nila ako inaway. Hindi ka nang panalampa! Maulit ka pa! Sige, kung gusto mo, subukan mo ako! Hindi ako lumalaban ng walang... Wala ka na walang sandata? Kumuha ka ng kahit anong gusto mong hawakan. Hindi, ang sabi ko, hindi ako lumalaban sa mga nasisiraan ng bait. Nasisiraan ng bait? Huwag mong maulit ko rin siya. Thank you.
Han! Ano ikaw? Huwag na, baka matamaan pa ako eh. Hindi. O sige! O bakit? Bakit kayo umangon? Hinahabol kasi kami ng mama eh. Ayun o! Bakit to? May kailangan ba kayo? Yan! May taong yung nagbibintang ako doon at nako ng kumot niya. Hindi kita pinagbibintangan. Masabi ko lang, baka nadampot mo hindi sinasadya. Nakita mo na, meron bang dumalang po tayo sa bagay na hindi sinasadya? Luulit ko. Ang sabi ko lang, na nadampot mo yon na... Oo, hindi nga yun ang binibigkas mo, ngunit yan ang kahulagan ng salita mo. Sandali lang, sandali lang. Gino, saan ba na wala yung kumot mo? Doon yung sa may palengke. Nasa tabi ko siya noon. Anong nangyari yun? Ako? Sa tabi mo? Oo. Oh, di ba? Ginoo, ito ba ang kumot na hinahanap ninyo? Yan nga, oh. Marahil po ay merong isa sa amin na naroroon sa palengke at siyempo ay naitabi. Alam mo to? Wala kong ano. Salamat po sa inyo. Kaya alis na ako. Huwag ka nang babalik. Mambibintang. Sinungaling. Tama na, Amanda. Tumahimik ka na. Alis na ako. Nabalitaan ko nangyari sa inyo ni Eduardo. Ano masasabi mo? Wala akong masasabi at wala akong magagawa. Maliban sa ipagdasal ang kanyang kaluluwa. Huwag mong daanin sa biro ang nangyari. Ang buhay ng isang tao ay... Hindi ako bibiro, maestro. Ang buhay ng isang tao ay mahalaga para sa akin. Hinamon niya ako. At yan ay hindi ko maaaring palampasin. Dinungisan mo ang sining ng iskrima at dangal ng espada. Ang ginawa mong yan ay isang sadyang pagpatay. Dahil sa alam mo si Eduardo ay hindi pa handang humarap sa isang katulad mo. Huwag mo akong pangaralan, matandang Carpio. Ang panahon na nasa ulo mo ay panahon ng mga kabalyero na ang espada ay sagisag ng kanilang pagiging magino. Tapos na ang lahat ng yan. Ang espada ay isang sandatang pamatay. Lahat ng itinuturo mo ilipas na sa panahon. Ang dapat sa'yo magpahinga na. Wala ka nang maituturo mga bagong istukada. At sa tingin ko, matandang maestro, higit na mausay ako kaysa sa'yo. O, ibig mong subukin? Kung gusto niyo akong magpahinga na, kayo masusunod. Atensyon! A la izquierda!
superior. Talagang ang galing mong magluto ng pansit na may sabaw, nga. Amoy na amoy pa lang. Parang gusto ko na kagad tumingin ng isang tasa. Kaya nakita mo naman hindi ako lumilipat ng ibang pansitan. Dahil sa... Tino. Parang nakita na kita. Aha! Hindi ba ikaw ang nagtanong sa akin tungkol kay Tasio? Tama. At ikaw rin yung pinaputukan ni Alonso. Tama! Nako, iho. Talagang sobra ang sembring-gringwensa ng Alonso na yan. Hindi mo alam. Pero ito yung alam mo. Lahat ng tao dito sa palengke na nagtitinda, nagbibigay sa kanya ng salapi. Bilang tagapagtanggol doon niya. Naniniwala ka ba rin? Nakaw! Siya ang nagtatanggol sa mga nagbibili dito sa palengke. Laban sa kanyang sarili. Sarili. Dahil siya ang nagtatanggol, pero siya rin ang nandarambong. Naitindihan mo ako? Nakaw! Iyo. Pero kung sabagay eh, pwede namang mangyari. Dahil marusang humawak ng pistola yung si Alonso. Ayon! Kaya naman hinahanap siya ni Quintero. At alam mo ba kung sino yung Quintero na yan? Nakaw! Iyan naman ang taong may pinakamaitim na puso sa lahat ng nilalang na tao. Dahil ayaw ng Quintero na yan na meron pang mas gagaling na hahawak ng pistola sa kanya. Nag-aagawa sila. Gusto parehong magaling. Yung bang magnanakaw eh, galit sa kapwa magnanakaw. Yun ang ibig ko sabihin, iho. Pero alam mo, iho, naaawa ako sa dalawang yan, kay Alonso at kay Quintero. Alam mo ba kung bakit? Dahil hindi nila alam ang tunay na lihim na ako, si Don Juan Tenorio, ang may pinakamahusay sa paghawak ng pistola. Yan eh, huwag niyong sasabihin kahit nakaniniblihin lang yan. Naniniwala ka ba? Naniniwala. Salamat. Pero huwag mong pagsasabi sapagkat inilihim. Kahit lang dalawa nakaalam. Kahit na si Quintero at kahit na si Alonso. Hindi ah. Sige, kumain ka na at baka lumamigpay ang sabon ng pasis mo. Diway mo! Anong pasiwan? Akala mo nakaalpas ka na sa akin, ano? Ito ang tandaan mo. Wala pang taong nakalinglang kay Alonso! Bitiwan niya ako! Bitiwan, ha? Hindi ba't sinabi ko sa inyo na ayaw ko na kayong makita nito? Talagang matigas ang ulo ninyo! Bakit? Dahil ang ibig mo, ikaw lamad na ako sa lugar na ito, di ba? Ikapos yan dito! At saka hubulan! Wala ka bang gagawin dito kung di ka lupitan? Hindi ka na nadala! May sukpit ka pang pistola! Baka hindi mo alam kung paanong gamitin yan! Alonso! Pasensya ka na! Hindi ka nakilala eh! Tatawang to! Ibo, kang mga has, baka... Alam ko ginagawa ko. Ang lakas ng loob mo! Subukin natin! Alonso! Thank you.
Ibigay ko! Maraming salamat sa iyo, Ginoo. Magpasyal ka naman sa aming kampo. Panay, paulako mo kami. Ano sana ang balang magpapaumanhin kay Amanda? Ganyan lang yan eh. Wala kang dapat alalahanin. Alam mo, Hernan, noong araw, ang pamilya namin ay hindi ganito kahirap. At kaganito lang kami dahil sa kapatid ni Amanda. Nakipagduelo siya, pinistal lahat ang aming ari-arian sa kanyang sarili. Kung kaya nakikita mo kami ganito, palaboy-laboy, walang permintirahan. Sa ngayon, walang sumasalin sa isipan ni Manda, kundi ang paghihiganti. Sa palagay namin, siya lang ang makakaharap sa pumatay sa kapatid niya. Kaya tuwing maga, nagsasanay siya. Sino naman nagtuturo sa kanya? Ako. Noong araw na kabataan ko, siya rin ako eskrimador. At naniniwala ko, karating ang panahon na makakaharap niya si Ignacio de la Vega. Bakit ba hanggang ngayon ay hindi maalis-alis ang galit mo rin sa lalaking yun? Mabait naman ah. Yan ang akala mo. Hindi lahat ng mukhang mabait ay tunay na mabait. Baka naman pagdating ng panahon ay... Tigilan mo ako sa koro. Hindi maalis ang galit ko sa lalaking yun kahit kailan. Akala mo kung sino? Amanda? Oh. Ikaw na naman? Kalimutan mo na sana yung nangyari sa atin. Kalimutan mo kung ibig mo. Pero ako, hindi. Hindi ba tayo maaaring maging magkaibigan? Magkaibigan? Hoy, pinipili ko mga taong kinakaibigan ko. Papaalam na ako siya. Di marit ka na. Nagpapaalam ko pa. Ilang beses ko na siya sinabi kung malis ka na. Ginoo! Tama yan, Tony, ng madala. Yan ang napapala ng taong maulit. Tono! Bisita natin yan. Thank you.
Gustuhan mo ba ang pagkain mo? Meron ka bang ibang kailangan? Bakit parang hindi ka nasisiyahan na dinalaw kita? Napakaganda mo, Isabel. At hanggang ngayon ang pag-ibig ko sa iyo, parang apoy na tumutupok sa aking katawan. Ngunit yan ay hindi mo pinansin. Gusto mo aking pagkatao. Pinakasalan mo, Sir Fredo. At yan ay hindi ko matatanggap. Nariyan sa kabila, Isabel. Malauna siyang patayin. Kalansay na lamang niya na lalabi. Isabel. Isabel. Tanggapin mo ang pag-ibig ko sa iyo. Lahat ng magustuhan mo ay ibibigay ko. Sabihin mo lang. At ibibigay ko sa iyo lahat. Alam mo naman, na ikaw lang ang babae sa aking buhay. Isabel. Isabel. Hindi mo lang alam ang kaligayahan na may dudulot ng pag-ibig mo para sa akin. Kaya, Isabel. Iba yung si Don Juan Tenorio na nagtitinda ng maskara at manika sa palengke? Yan nga. Ano kayang... Anong ginagawa mo rito? Nabalitaan kong may nagsasani ng iskrima dito. Ngayon? Wala naman. Nanonood lang ako. Ngunit hindi ko naibigan yung nakikita ko. Bakit? Marunong ka ba nito? Konti. Ngunit sa palagay ko eh, higit sa nakikita kong ginagawa ninyo. Ikaw, ang palalong ito ah. Ang ibig mo sabihin ay mahihigitan mo ko? Sa palagay ko. Sa palagay mo? Ibig mo ba ay magkasubukan tayo? Bakit hindi? Para magandang ating labanan, magpustahan tayo.
Paano naman ang pustahan natin? Kung akong mananalo, akin ang lahat ng manika at maskara sa tindahan mo. Eh, kung ako naman ang mananalo. Hindi ka mananalo sa akin. Masakali lang. Ikaw, kung anong ibig mo? Kung ako mananalo, bibigyan mo ako ng isang halik. Isa lang? Kahit sampu? Wag naman. Dalawa na lang. Sige. Kung yan ang ibig mo, kumanda ka. Ang pinakita mo ang iyong gagawin. Hindi ka pa handang makipaglaban kay Ignacio de la Vega. Paano man nalaman ang tungkol dyan? Sabihin na lang natin may nagbuling sa akin isang kulasisi. Kaya limutin mo na ang balak mong makipagtuo sa kanya. Siya nga pala. Hinihintay kong kabayaran ng ating pustahan. O nakalimutan mo na? Hindi ko nalilimutan. Ang nasabi ko'y nasabi ko na. Ngunit, maaari ba? Isa na lang? Ba't hindi? Siya nga pala. Handa mo yung sinabi ko. Hindi ka pa handa. Napakagaling niya. Tama siya. At talagang hindi ka pa handa. Kung ganoon, turuan mo pa ako. Tulungan mo ako maging handa. Nakausap ko ang taong nabanggit ko sa iyo. At nagkaroon ng konting liwanag ang ating tinatalakay. Ang iyong kapatid ay binalik sa bayan ng Altura. Mga ilang araw lang nang siya aming kunin. Altura? Nanggaling ako doon. Wala akong narinig tungkol sa kanya. Tulad ng kasabihan, ang tungkil ng ating ilong ay pinakamalapit sa ating mata. Ngunit hindi nakikita. Kaya huwag kang magtaka kung hindi ka makatanggap ng anumang balita tungkol sa iyong kapatid. At ang aking ama. Ayon sa kuro-kuro ng aking tagapagbalita, ang iyong ama ay malamang ay patay na.
kailangan ko siya matatagpuan. Si Carmen ay nakapiit sa ilalim ng isang malaking tahanan. Isang tahanan may Bartolina. Ngunit kung saan yun, ay hindi matiyak ng aking kaibigan. Ngunit may mangilan-ngilan sa bayan ng Altura ang may piit ang katulad nun. Kaya kinakailangan bumalik ka sa Altura upang doon mo pagduktong-duktungin ang hibla ng kapatirang hinahanap mo. Magandang gabi ho sa inyo. Lalo na. Bukas ka na lang bumalik. Bukas ka na bumili. Hindi ako bumibili. Napalito ko para humingi ng paumanhin dun sa inasal ko nung nagkita tayo. Kikita tayo sa palengke. Wala naman akong nalalamang masamang inasal ka sa akin, ah. Hindi ho yun ang ibig kong sabihin. Tungkol ho dun sa galing na ipinamalasin na naglaban tayo sa eskrima. Eskrima? Eh, may arma siya, hindi ako marunong eskrima ka. Teka, kababae mong tao, bakit kita lalabanan? Man ako, sus Mariosip na buhay, Reo. Huwag niyo naman akong biruin. Kayo talaga ang sinadya ko dito. Hindi ako nagbibi... Hoy, hindi ako talaga nagbibiru sa'yo, ha? Totoo sinasabi ko. May problema na ako, tinatagdagan mo pa. Nakita mo na nga ninako na yung maskara kong magandang-maganda na matangos ang ilong, tignan mo ito. Ayan, ang lambot-lambot. Yung suklog ko sa ulo, yung balabal ko. Ninakaw. At pati yung bota ko ay dinamay pa. Ang ibig niyo bang sabihin? Hindi kayo nakalaban ko sa gubat? Gubat? Anong gubat yun? Aray ko, aray, aray ko! Ba't ginawa mong bibig ng pusa itong unso ko? Hindi nga siya. Ano, hindi ako? Hindi nga ako! O ano man yung iniisip nyo? Isa ka palang, Juan! Juan naman! Juan! Yan ang sinasabi ko sa inyo. Maganda pala. Akala kasi ng papa, hindi ko alam na meron siyang tinatago rito. Hindi niya alam na matagal ko nang alam yan. Bata pa ako eh. Nandiyan dyan na yan eh. Eh, sino ba yan? Diyan ko minsan nasisira ang ulo ng papa. Dahil lang akala niya, yan ang babaeng nililigawan niya ng araw. Kaya ko minsan, naghihinala kita ko sa papa. Napabayaan niya, mama. Maganda nga yung babae, ngunit nakakulong naman. Yan ang akala ninyo. Huwag po. Mahirap. Maawa na po kayo sa akin. Mahirap. Mahilap talaga ang alaga ng papa ko. Huwag po. Maawa na po kayo sa akin. Huwag po. Hahahaha.
buhay! Aling rito! Saan ka pupunta? Inom! Naisip mong magiging bunga na inyong kahibangan? Inaamin ko na kasalanan namin. Labis ang aming nainom. Ngunit may kasalanan ka rin, Papa. Kung hindi ninyo ko... Wala kang pakialam. Wala kang karapatan upang pakialaman mo ang ginagawa ko. Paano ngayon? Kung meron makakita. At si Carmen ay magsalta. Di malalagay tayo sa kapahamakan? Baka gagawa ako ng paraan. Akong gagawa ng paraan. At huwag ka nang makialam. Puntahan ninyo si Quintero. At halugugin ang mga karating pook. At huwag lulubayan hanggang hindi nyo siya nakikita. At kung makita namin siya? Patayin nyo. Salazar! Isa kayo siya rito! May liwanag na ngayon ang hinahanap natin. Mga Bartolina dito sa Altura. Alam kong marami niyan nung unang panahon pa. Kaya ikaw, Carpio, magmasid-masid ka sa bahay ng mga mayayaman. At ikaw naman, Torquato, doon ka sa mga taberna. Makinig ka ron. At kami naman yan, man, ay magtatanong-tanong sa parting wilaya. Maliwanag? Maliwanag. Eh, ang gusto ko malaman ay tungkol ito sa maskara nito. Ginamit mo ba talaga? Kwata-kwata. Mabuti naman ginawa mo yun. Kung hindi napahamak siya, hindi pa pala siya nakahanda. Kilala naman natin si Ignacio. Hindi siya pararaan eh. Kung ito si Carpio, tinanggal sa pagtuturo sa Salon de Armas, siya pa nagturo sa kanya. Talagang napakasama ugali. Hindi naman sa ganoon. Si Ignacio ay... Pinagtatanong mo pa siya. Hernan,
Nagkaroon ako ng ideya tungkol sa maskara na yan. Hindi ka nila dapat makilala sa mukha. Pagkat kung buhay pa ang kapatid mo, at malaman nila na hinahanap mo siya, madali ka nilang matutuntun. At mga manganib ang buhay niya. Sana hindi mo na nakita ang pastil na yan. Lalo lamang magiging magsik ang kalooban mo. Ikaw na naman! Sinusundan mo ako, ano? Baka ako ang sinusundan mo. Ano ako? Hernan! Kailan ka pa rito sa altura? Ano, makalawa lang. Binisita kong, siya nga pala, pinakikilala ko sa inyo tatlo kong inaama. Si Simon, Torquato, at si Carpio. Sila naman si Salazar, Amanda, at kanilang mga kasama. Ikaw pala si Amanda. O, bakit? Wala. Kinuwento lang ni Hernan na kilala kayo at ang inyong mga kasama. Tatagal ba kayo dito sa altura? Hindi ko masabi eh. Kinarangal ko kay mga kumbida sa akin tahanan. Ayun lang, malapit lang, sa tabi ng puno. Maraming salamat. Sa ibang araw na lang. Bukas ang akin tahanan. Sa lahat ng sandaling gusto nyong tumuloy. Hernan, tutuloy na kami. Sige, Salazar. Maraming salamat sa inyo. Amanda, tayo na. Iyan pala si Amanda. Maganda pala. Hoy, Torquato. Pumunti ka naman nga doon sa. Kaya pang nagsasalita ka, kami ang ninerbiyos eh. Oo, ikaw naman. Masyado ka nerbiyoso. Pero kahit na nasabihin ninyo, talaga napakaganda ng Amanda niyan. Ha, Hernan? Ha? Mawala kayo sa akin. Huwag na akong ibalik doon. Hirap na hirap na ako. Para nilang awa. Mahihibang siya sa taas ng kanyang lagnat. Buti kumuha ka ng dahon ng alagaw at nang maitapat sa kanyang loo. Tuloy, magpakulo ka ng ugat ng kugon para maipainig sa kanya at nang bumaba ang init ng kanyang katawan. Oo. Wari ko eh, may kabigatan ang inaisip mo. Iniisip ko lang ang tungkol sa babaeng napulot natin. Matagal na kitang kilala, Amanda. Kaya huwag ka na maglihin sa akin. Tungkol ba rung sa bago nating kaibigan, si Hernan de Soniga? Huwag mo ka mapagkita ang pangalan na yan. Nagingit-ngit lang ako. Bakit naman? Ikaw na nga ito natulungan eh. Ikaw pa itong galit sa kanya. Ewan ko nga ba? Baka naman pinipilit mo lang magalit. Salazar, aalis ako ngayong gabi. Tungkol ba rin sa paunawang nabasa natin? Kung maaari, limutin mo na. At talagang hindi ka pahanda. Ngunit kailan pa? Ang tagal ko na naghintay. Ang tagal ko na nagtiis at nagpakahirap. Hindi ko na kaya maghintay. Tarok ko ang kalooban mo, Amanda. Ang sinabi mo ay sinabi mo. At walang makakabali niyan. Ang sa akin, paalala lamang. Tingnan mo si Papa. Nagbigay ng malaking piging. Para pag malaki lamang ang kanyang mga kwadro. Ang dami ng bisitang dumating, wala man lang akong makausap. Masisya ka na, Ignacio. Sige, ano mo na ako? Palad kayo, Don Roque. Pagdating ng panahon, napakalaki ng magiging halaga ng mga pinturang ito. Kaya na tayo magkano ano sa akin. Hindi ko maaaring ipagbili yung mga kwadro na yan. Thank you.
pintura na yan ay gawa ni Villanueva noong taon 1821. At ipinakikita dyan ang himagsikan sa base na naganap noong 1807. Halika dito at meron pa ako ibang pakikita sa inyo. Uri ng gitawin ng ating pagkakalamatan at ako'y nasinaga ng liwanag sa gabing ito. Anong may paglilingkod ko, Binibini? Hinahanap ko si Ignacio de la Vega. Tingnan mo nga naman kung gano'n ako kapalad. Ang akala ko ng gabing ito'y magiging madilim para sa akin. Ang inyong lingkod. Ignacio de la Vega. Bakit? Anong kahulugan nito? Matagal ko nang hinihintay yung pagkakataon ito. Ako ang kapatid ng isang pinatayo sa isang duelong hindi malangal. At hinahamon mo ako. Kaya ka pumarito. Oo. Oh. At alam kong hindi ka lumalaban kung walang kahalang salabi. Eto ang salabi. Binibini. Ang salaping yan ay hindi sapat para tugunin ko ang iyong hamon. Tunyong ka talaga kasakit. Hindi naman. At para patunayan ko sa iyo na hindi ako tumitingin sa salapi, iba ang dapat nating maging kasunduan. Mga kaibigan, anong halaga mayroon ng babaeng to na maaaring itumba sa aking... alam ko na. Kung tatalunin niya ako, tiyak na mamamatay ako, hindi ba? At kung siya naman ang aking tatalunin, hindi pa karapat dapat na maging aking siya sa isang buong magdama. Pumapayag ka? Bakit hindi ka makasagot? Pumapayag ako. Pansinin ang tulo ng pawis. Kapag naisip ko ang iyong tamis, buhay ko man ay bibigay kung nais. Walang halaga kung sa'yo'y ibubuhay. Bundok na napakatarik tulad ng dibdib mong may tunay na pang-akit. Mapalad ako kapag ito ay makamit. Walang ihintayin kundi ang gabing pagsapit. Ha
ganong ligaya aking makakamtan. Pag nagugunita ko ang iyong katawan, labi matailong pati na ang pisngi, lahat ay magiging akin ngayong gabi. Huwag, Daniel! Nagkaroon kami ng kasunduan. Kailanman, wala sa ating angkan ng sumira ng salita. Tinutukoy mo! Itong magkailangan matanda ka. Ito ang mga saksi. Nakilala mo ang tao yun. Paano gagawin ko talaga? Hindi ko kilala! Hernan! Disunyiga! Saan siya matatagpuan? Di ko alam. Nabawal ng altura. Pupunta tayo ng altura. Patutunayan ko sa kanilang lahat na walang pinakamagaling at pinakamahusay ng bawak ng pistola kung hindi si Quintero. Hala sa lood, mga kaibigan. Uminom tayo sa katuparan ng gabing ito. Hala sa lood! Alam ninyo, mga kasama? Ni sa panaginip o sa aking guni-guni, hindi ko akalaing dumating ang kapalarang ito sa akin. Talagang mapalad ka, Ignacio. Naiinggit kami sa'yo. At isang bagay pa. Ngayon ko lamang napatunayan na ang Florete ay hindi lamang isang sandatang pamatay, kundi isang kasangkapan ng pag-ibig. Hindi ko maunawaan, noong talunin kita, ay nagkaroon ka ng pagkakataon upang dito pa rin ang ating usapan. Anong nagutyok sa iyo upang pumarito? Ang aking dangal. Dangal? Ang ibig kong sabihin, isang bagay na marangal ang gagawin natin? Maraming paraan upang mapangalagaan ang karangalan. Maraming taong nagnanakaw, pumapatay. Ngunit may karangalan kung ang pagpatay o pagnanakaw ay upang matulungan ang kanilang kapwa. Ang aking salita ay ang aking karangalan. Kahit anong mangyari, hindi ko babalihin ang aking salita. Pinahahanga mo ako. Ang akala ko, ang mga ganong paniniwala ay hindi na sinusunod sa mga panahong ito. Ngunit bakit yan ang pag-uusapan natin? Ang lahat na iya ay ating kalimutan. Diwata o alamido anuman ang iyong pangalan, silid ko'y naghihintay magandang paraluman upang ang kaligayahay mata mo ating makamtan. Huwag kang matakot. Alam ko ang simula ng anumang bagay ay nababalutan ng walang katiyakan. Ngunit pinangangako ko sa iyo, ang ating pagtatagpo ngayon ay hindi mo makakalimutan kailanman. Sino ka? Anong kailangan mo?
Naroon ang inyong kampo, sa kabilang nyugan. Di ka layuan dito. Hindi ko alam kung sino ka at kung bakit mo ako tinutulungan. Kanin pa man, parang nadalaman kung nagkita na tayo. Sino makapagsasabi? Maraming nagkikita. Ngunit hindi nagkakakilala. Ngunit sa ngayon, ang may papayo ko sa'yo, iwasan mo si Ignacio de la Vega. Hindi na kami magtatagal sa aming kinararoonan. Malamang na umalis kami sa loob ng dalawang araw. Ngunit, bago kami umalis, maaari ba malaman ko kung sino ka? Higit na makabubuti kung hindi. Kung ganun, sino ka man, kung sino man ang nasa likod ng maskara niyan, tanggapin mo ang aking pasasalamat. Siya nga pala. At bigla na lang lumabas ang taong nakamaskara sa akin, Bintana. Hindi ko alam kung saan siya nagaling o saan siya nagpunta. Ang masasabi ko lamang, magaling siyang eskrimador. Ang katunayan, apat ang pinakamagaling kong eskrimador ng kanyang dilisarman. Teka, Papa. Natitiyak mo ba na ako lamang ang tinuruan ng Maestro Carpio? Oo, Ignacio. Sa katunayan, si Maestro Carpio ay... Nakapagtataka. Ang kanyang kilos at paggalaw ay hawig na hawig ngayon, Maestro Carpio. Saka na natin pag-usapan ang tungkol sa maskaradong yan. Ang ibig ko malaman kung ano ang balita sa takas. Maaari bang makasabat? Quintero, naririyan ka na pala. Don Roque, kung pag-aaksyahan nyo lang ng panahon, ang maraming bagay na may kaugnayan sa mga nangyayari dito sa Altura at doon sa bayan na Santo Domingo. Una, alam ba, Ignacio, kung anong uri ng tao ang pumisala sa kami ni Alonso? Kinakailangan maging dalubhasa siya sa paghawak ng pistola upang talunin si Alonso. Tama. Ngunit alam ba kanyang pangalan? Hernandez Zuniga. Anak ni Alfredo de Zuniga. Di ba Carmen de Zuniga ang pangalan ng babaeng nakataka sa inyong Bartolina? Kung ganun, bayaan niyo muna ako makatapos. Si Hernandez Zuniga ay narito sa Altura. Ayon sa akin takipagbalita, siya ay nakipagkita sa tatlong maestro. Carpio, Torquato, at Simon. Silang lahat ay dalubhasa sa kanilang mga sandata. Ngayon, hindi ba malaking bahagdan sa mga nangyayari dito ay may kaugnayan? Kung iisipin natin, si Hernandez Zuniga
At ang maskaradong lumusob dito ay isa. Matalino ka, Quintero. Ngunit wala sa atin nakakilala sa kanya. Madali yan. Kinakailangan mabalik ang Carmen de Sunigang yan. At papatayin ko yung tatlong maestro. Sabagat nagtatanong-tanong na sila ng tungkol sa kanya. Kapag nasa atin ang babaeng yan, makikilala rin natin kung sino si Hernandez Uniga. Isang bagay lamang. Ilaan mo sa akin si Maestro Carpio. Ignacio, Maestro Carpio. Ano ang kahulugan nito? Kailangan man tanungin. Ngunit, bakit Ignacio? Naging maurirat ka, Maestro. Marami kang tinatanong. Ang kailangan sa'yo, mawala na. May nalalabi ka pang sigla, Maestro. Ngunit ang lahat ng sigla ay may katapusan. Bakit, Ignacio? Ulyaning Maestro, na napakaulit. Lahat ng gawin ko'y agresin. Matandang hukluban, aking kaharap. Ugudugod, mahina ang tuhod. Humihingal, humahagok, tulad ng kalabaw. Di magtatagal, matadero ang tungo. Marunong ka, Maestro. At di ka na lumaban. Hindi ko magigiba ang aking itinayo. Kahit ano pang sabihin mo, ang kadiliman ay bumabalot na sa'yo. Ako ngayon ang tatanghaling maestro. Napasuot si Katyo. Hindi ba siya magdadala ng alak? Kilala mo naman yung si Carpio. Maraming kaibigan. At mahilig sa kwentuhan. Yan kaso eh. Uro na ako. Tuyo-tuyo na lalamunan ko. Tawa-tawa ka. Hindi ka makapaghintay. Baka pa pala ito na yun.
Sino ka? Ano kailangan mo rito? Bakit ka nakasuot ng bisera? Sino ka ba? Ang sadya ko ay si Ignacio de la Vega. Wala siya dito. Ba't mo siya inahanap? Saan ko siya matatagpuan? Kaibigan, marami kang tinatanong. Kami ang dapat mong sagutin. Sabihin mo ang tunay mong pakay. Naparito ako upang hamunin siya. Hamunin siya? Anong labanan? Isang torneo o isang pagtutuos? Isang pagtutuos. Isang pagtutuos hanggang kamatayan. Magpakilala ka at ipaabot namin kay Ignacio ang hamon mo. Kay Ignacio lang ako magpapakilala. Kaibigan, ang isang taong pinaglilihim ang kanyang pagkatao, tinuturing ko isang duwag. Higit na duwag ang mga taong may kinalaman sa pagpatay kay Maestro Carpio. Dahil siya ay nagtiwala at nagkakalang ang mga taong yun ay kaibigan niya. Sino man sa inyo nag-aakalang tinutukoy kayo humiwalay at magpakilala? At tinahamon ko sila. Kung di sila magdadala ng pangalan duwag hanggang sila'y nabubuhay. Ignacio de la Vega. Hinahanap siya ni Hernandez Uniga. Mabahala mga kaibigan. Hindi naman kayo sadya na rin. Mayroon lang kami hinahanap ng isang babae. Isang babae na mayroong bala sa pisngi. Wala ba kayong nakikita o nagagawin rito? Ah, wala kami nakikitang babaeng ganyan ng anyo. Halukugin lahat ang gardon! Hindi naman sa wala kami tiwala sa inyo. Nagsisiguro lang kami. Doon tayo maghanap sa bandaron. Kutero, dati tayo natawan. Ganun sa bila, dito ko. Gago mo ko. Para mo ng awa, huwag mong kabayaan makita nila ako. Thank you.
matanda. Hindi ko na kaya. Pagod na ako. Hindi na bale. Narito na tayo. Dito ka muna at titignan ko kung tamang kutub ko. Dalian mo ha. Paano mo nalaman nandito ako? Nagbakasakali lang ako. Naalala ko kasi dito nakatirang isa sa mga inaama mo. Nag-iisa ka ba? May kasama ako. Naroon siya sa labas. Kailangan namin ng tulong mo. Si Ignacio itong mga kasama niya. Hinahabol nila kami. Saan nangyari ito? Sa kampo namin. Nilusob nila kami. Kumain na ba kayo? Hindi pa nga eh. Tawagin mo kasama mo. Pagdamutan niyo lang kung ano meron dyan sa paminggalan. Dumito muna kayo pansamantala. Alis ka? May kakausapin lang akong tao. Hernan. Nabalitaan ko ang nangyari tungkol sa tatlo mong inaama. Ikinalulungkot ko ang nangyari. Alam kong malapit kayo sa isa't isa. Tungkol sa nangyari kanina, bakit ka tumakbo? Nakita kong gano'n na lang ang pagkasindak mo. Meron ka bang nakilalang kinatatakutan? Si Ignacio de la Vega ba o yung kasama niya? Sino, Carmen? Tulungan. Subalit anong gagawin ko? Hindi mo ba ako pinagkakatiwalaan? Patawarin mo ako kung di ako nakapagtapat sa'yo. Nalilito ako. Hindi ko maunawaan ang mga pangyayari. Ang taong nakita ko kanina ay siya rin nakita ko sa loob ng aking Bartolina. Sino sa kanila? Hindi ko alam. Kilala ko lang ang kanyang mukha. Hindi ko alam ang kanyang pangalan. Ang aking alaala ay maulap. Mula pa sa aking pagkamusmos, ay wala na akong nakita kundi ang apat na sulok ng aking kulungan. Bakit ako naroon? Bakit ako pinarurusahan? Sino nagmamalupit sa akin? Yan ang mga katanungan sumasaling sa aking isipan. Ngunit ang mga kasagutan ay nawawala sa akin.
tanging matamis na gunita na namahay sa aking isipan ay ang aking ina, ang aking ama, at ang kapatid kong si Hernan. Anong buong pangalan mo? Carmen de Zuniga. De Zuniga? Hernan! 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 Bisunyiga kung hindi ako nagkakamali. Hindi ka nga nagkakamali. Sa wakas ay nagpakilala ka rin. Nabalitaan ko ang kadalubhasaan mo sa Espada. Marami kang pinahamak sa mga kasama mo. Sayang. Sayang at hindi tayo nagpangabot kanina. Naghihintay ako, De La Vega. Hinahamon mo ako. Dito? Dito tayo magtutuos? Oo, bakit hindi? Hindi, De Zuniga. Ang lahat ng bagay ay may kanya-kanyang lugar. Bakit? Namili ka ba ng lugar ng pinatay mo aking mga inara? Ah, hinaama mo pala sila. Ngayon ay maliwanag ka sa akin ang lahat. Kaya pala isang kilos nyo ni Maestro Carpio. Ikaw ang taong maskaradong pumarito. Naghihintay pa rin ako, De La Vega. Sandali lang, De Zuniga. Naparito ka upang ipaghiganti ang pagkamatay ni Maestro Carpio. Oo! Nagpapatayin kita habang nakatindig ka yan. Kahit hindi mo tanggapin, ang hamon. Diyan ka nagkakamali. Ang ibig kong makaharap ay isang iskrimador na katulad mo. At upang maging ganap ang iyong paghihiganti, may sasabihin ako sa iyo. Ang kapatid mong matagal mo nang hinahanap ay mistulang hayop na lumaki sa aming Bartolina. Kumakain siyang parang hayop. Natutulog siyang parang hayop. At namubuhay siyang parang hayop. Nasaan ang kapatid ko? Nasaan? At bakit ko sasabihin? Kapag hindi mo sinabi, mapapatay mo ako, bakit ang hindi? Ngunit pag pinatay mo ako, hindi mo na makikita ang kapatid mo. Ang kapatid mo'y wala na sa aming Bartolina. Nasaan siya, Ignacio? Ito ang panukala ko sa iyo. Yaman din lamang na tinuruan tayong dalawa ni Maestro Carpio. Makipagkita ka sa akin sa pook ng pagtutuwas bukas ng maga. Tatlong bagay ang malalaman natin. Doon mo malalaman kung nasaan ang kapatid mo. Kung sino sa atin ang lulubugan ng araw. At kung sino ang tatanghaling maestro. Pasansya! Patan! Huwag niyo subukin ang pasensya ko. At huwag niyo akalay na ako'y maawain. Mata ka kapatid mo, Sergan? Sumagod ka! Talaga mo lang sinanalaman! Talaga mo lang alam mo! Wala rin mo sinanalaman. Hinuwayan! Huwag mo kong ulalay! Bakit mo nila tawag ang kanyang pangalan kanila? Ha?
Higit! Hindi na! Bueno, ganito ang gagawin natin. Pakakawalan kita. Hanapin mo siya. Bahala ka kung saan mo siya matatakpuan. Sapagkat nakasalalan sa iyo ang buhay ng kanyang kapatid. Kapag nakita mo siya, ito ang sasabihin mo sa kanya. Pakipagkita siya sa akin. Sa tabi ng simbahan, bukas pagsikat ng araw, at ibibigay ko sa kanyang kanyang kapatid. Kung hindi, isosori ko siya sa mga tilapeka. Ha? Pakakawalan mo siya. Paano kung hindi siya makapagkita sa iyo? Huwag kang mag-alala. Matagal niya nang hinahanap ang kanyang kapatid. Hindi niya pararanin yung pagkakataong binibigay ko sa kanya. Hernan! 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 Amanda? Hernan, mabuti't natagpuan kita. Ang akala ko hindi kita makikita. Ang kapatid mo... Nasaan siya? Biyag siya ni Quintero. Pinasabi niya pakakawalan niya ang iyong kapatid kung makikipagkita ka sa kanya. Saan? Bukas, pagsikat ng araw. Sa gilid ng simbahan. Ang kapatid ko, kamusta ang kalagayan niya? Mabuti siya. Hindi ka dapat mag-alala. Ngunit nangangamba ko sa sinabi ni Quintero. Baka... Maraming salamat, Amanda. Umuwi ka na. Baka nag-aalala sila sa iyo. Ganitong pagkakataon, maraming bagay ang dumadaan sa aking isipan. Ngayon lamang kita nauunawaan. Ngayon ko lang namalayan ang paghihirap na iyong dinanas sa paghanap mo sa iyong kapatid. Batid kong ikaw ay nag-iisa ngayon. Bayaan mo akong maiwan. Ibig kong maiwan. Na sa gabi man lamang na ito, pagkat patid ko na ang bukas ay walang katiyakan. At bago dumating ang bukas, ibig kong pasalamatan ng isang taong nagkubli sa likod ng isang maskara. Ibig ko siyang pasalamatan dahil ipinalam niyang ako ay hindi pandang lumaban kay Ignacio de la Vega. At ibig ko pa rin siyang pasalamatan dahil sa mga pagkakaligtas niya sa akin. Wala na mawala ang aking kapatid. Walang nalabi sa akin kundi ang puot at ang hangaring maghiganti. Natakot akong umibig. Iniwasan ko ang magmahal. Ngunit ngayon, tulad ng isang maskarado'y inaalis ko ang aking balat kayo. Kaya, hayaan mo sanang ako naman ang humiling. Natulungan ka. Thank you.
Nagkita rin tayo, Hernandez Uniga. Ngayon ko susubukin. Ang matagal ko nang ibig malaman. Alam kong mabilis ka. Dahil tinalo mo si Alonso. Ngunit naniniwala ko. Nakikita kong mabilis kaysa sa'yo. Ito naman kung sakaling mapatunayan mo na mali ang aking paniniwala. Hindi mo na rin malalaman dahil sa pulos kadiliman na rin ang iyong makikita. Mauna ka na, Disunika. Bakit hindi ikaw, Quintero?
kakalmut-kalmutin kita na parang kuting. Pagkatapos, kita'y sisilain. Ang mga sinasabi sa'yo'y niuukol. Yan na'y pangako. Palabra de honor. Pag sinabi kong Ella, kaibigan, yan ang iyong katapusan. Huwag mabahala, kita'y ipagdarasal. Igagawa ng isang bantayog na saksakan ng tibay na ang nakatitik. Isang eskrimador ang ibinaon sa hukay. Ella! Mahusay ka, Bisuniga. Sana'y noumpay nagtuos na tayo. Nagtuos na tayo, De La Vega. Nagtuos? Oo. Natatanda mo ba ang espadang patpat? Espadang patpat? Ikaw pala yun. Tinalo na ka. Tatalunin kitang muli. Katulad ng sinabi ko kagabi, tatlong bagay ang malalaman mo ngayon. Hindi mo na makikita ang kapatid mo. Ikaw ang lulubugan ng araw. At ako ang tatanghaling maestro.